Yan po ang sinasabi ng aming mga kliyente na yung diagram na inihanda ng Department of Justice na ilalagay sila sa crime scene. Yan ay mali. Alright, magandang araw po sa ating lahat mga kababayan po natin. At itong nasa CCTV na kuha o mano doon sa bahay nila Gobernador Digamo, nilagyan niya ng mga pangalan, picture ni DILG Secretary Abalos para ma-identify kung sino o mano itong mga taong pumasok. So ngayon, sinasabi nitong abogado na hindi o mano sila yan, mga kababayan po natin. Mali o mano yung paglagay ng level, pangalan ng NBI or ng Department of Justice ni Secretary Abalos, ni Boyeng Remolla. At wala sila o mano sa lugar na yan nung nangyari ang pagpaslang. So gaano ito katotoo, mga kababayan po natin? Ganito na ba ano ngayon ang ebidensya, which is ibig sabihin ito ni attorney ay itinanim lamang yung mga ebidensya, parang hinugot lamang sila para sabihin maresolba na agad ang kaso, which is sabi nga ni Secretary Abalos, napakabilis umano ng response ng ating mga kapulisan, kaya na resolba agad ang kaso at nahuli ang mga suspect. Pero ano itong sinasabi ni attorney na hindi umano yung mga kliyente niya itong nasa CCTV? Ibig sabihin na parang may cover up or hukus pukus nga ba, mga kababayan po natin, sa nangyari kay Gobernador Digamo? Napakalaking issue, which is hanggang ngayon, imbis na lumalapit na na maresolba ang kaso, ay mukhang lumalabo simula nung bumaliktad itong mga testigo. Dapat ba natin paniwalaan itong sinasabi ni attorney? Mga kliyente ho ninyo ay kabilang po sa mga natukoy sa mga larawan, at yun nga, nandun nga yung SMNI nung pangalanan isa-isa ng PNP, at kasama nga noon sa araw na yon sa press conference si Secretary Boyeng Remolla. Paano po may papaliwanag yung involvement ng inyo pong mga kliyente? Nandun po sila mismo sa litrato at may mga pangalan po sa crime scene. Yung nandiyan po sa harapan ng Montero na may pangalang Osmundo Rivero. Yung first name pong Osmundo, hindi namin alam kung saan kinuha yan ng ating Department of Justice. Kasi ang totoong pangalan po ni Ginoong Rivero ay Judy L. Rivero. Sila po ang naglagay dyan ng larawan, ano? At inilagay yung pangalan ng aming kliyente. Mm-hmm. Attorney, maayong gabi si Admar po ito. So, pinapasinungalingan niyo po, attorney, na yung apat na kliyente niyo po ay kabilang dyan sa mga naging gunman or suspect doon sa pagpaslang sa kay Governor Ruel Digamo, as per nakita dyan sa... Hindi po namin pinasisinungalingan sapagkat in the first place, mali po yung pinapakitang diagram ng Department of Justice. So yun po mga kababayan, ano, ininsist talaga nito ni attorney na umano'y mali itong mga nasa larawan at hindi umano ito sila. So paano yun nangyari yun, mga kababayan po natin? Na yung mga testigo, ha, sa pagkakalam po natin, ay sila mismo yung nag-identify sa kanilang sarili dyan sa CCTV kung sino yung sila nakatayo dyan. So isa-isa talaga nila in-identify. Inalam dyan na sila umano yan, siya yan, ganun. Kaya pinangalanan ng NBI yung mga kuha ng CCTV, itong mga litrato. So ngayon, paano yun sasabihin niya na hindi sila? So medyo malabo ata at mukhang harap-harapan na binabago ang takbo ng investigasyon. Diba mga kababayan po natin? Pero syempre pakinggan po natin, kasi posible rin naman na totoo itong sinasabi ni attorney. Ika nga, itong nangyayari ay parang teleserye ito na paikot-ikot ang kwento hanggang matapos, at doon natin malalaman kung ano nga ba ang totoong nangyari. Sino yung bida at sino ang totoong kontrabida? Diyan sa larawan, hindi po namin alam kung paano tinukuyan ng Department of Justice na itong aming kliyente, halimbawa si Ginoong Rivero, ay siyang lumalabas na nakabonet diyan sa harapan ng Montero at may dalang mahabang kalibre ng baril, ano? Mm-hmm.
Opo. Ganun din po sa iba pa na klinikan po namin. Mm-hmm. Attorney, ibahin ko na lang siguro yung tanong para malinaw. Yung apat po ba na kliyente nyo po ay kabilang dyan sa nasa CCTV po o wala po sila dyan? Considering ang sinasabi po, ibang mga circumstance at pinilit lang sila. Yan po ang sinasabi ng aming mga kliyente na yung diagram na inihanda ng Department of Justice na inilalagay sila sa crime scene. Yan ay mali at hindi totoo. Sapagkat na noong panahon na allegedly nangyari ang krimen na yan noong March 4, ay naroon sila sa kanilang bahay, sa kanilang kanya-kanyang lugar. Ito pong si Ginoong Rivero ay naroon siya sa Bayawan City. Wala po siya sa Pamplona. Si Ginoong Antipolo naman po ay kinuha siya sa kanilang bahay doon sa EB Magalona, sa Negros Occidental. Malayo po yan sa Pamplona. Si Ginoong Pataguan naman at si Ginoong Laura ay naroon po sa kanilang lugar sa Mindanao. At napakalayo din po niyan sa Pamplona, Negros Oriental. Kaya imposible po na naroon sila sa kanilang lugar at naroon din sila at the same time sa sinasabing compound ng mga Digamo sa Pamplona, Negros Oriental. So yun po mga kababayan, ano, malinaw ang explanation nitong abogado ng mga gunman umano sa pagpas lang kay Gobernador Digamo na hindi umano mga kliyente niya yung nandyan at wala umano sila sa lugar mismo ng Pamplona. May mga ilan pa na nasa Mindanao. So paano po yan nangyari mga kababayan po natin na sila yung nakuna ng CCTV at sinabi nga nila na sila itong mga nasa video? So malabo at mahirap at paano ito mapapatunayan sa korte na hindi nga sila nitong sa CCTV at paano nila kontrahin ang mga nauna na nilang mga affidavit na sinasabi na sila yung gunman, ang kanilang boss ay itong si Boss Calvo, which is tinutukoy nila ay si Congressman Arne Teves. So yan po natin malalaman kung gaano kagaling itong abogado if in case na mapatunayan niya na hindi nga itong kanilang mga kliyente yung nasa CCTV. So mahirap mang paniwalaan pero alam po natin na yung husgado ay nagbabase lamang sa takbo ng ebidensya, patunay, maging ito ay sa affidavit, maging ito ay documentary o maging forensic. So yan po yung basihan o mano mga kababayan po natin. Kaya malalaman din natin ang katotohanan. At ang isang tanong ng taong bayan, tuluyan pa kayang mapaparusahan ang tunay na mastermind which ang tinutukoy nila ay si Congressman Arne Teves dahil sa dami ng kanyang pera na kaya o manong bayaran pati ang husgado, abogado, pati itong mga gunman kaya bumaliktad o mag-recant para sa kanilang kaligtasan at pera na rin o manong mga kababayan po natin. So yan po yung ating katanungan na masasagot siguro pagdating ng tamang panahon. Ika nga, mahabang laban ito, mga kababayan po natin. Pagdating sa legal na laban sa kaso at paghahanap ng justisya, napakahaba. Baka abutin pa ito ng 10 taon, mga kababayan po natin, bago magkaroon talaga ng justisya at madesisyonan ng korte. Parang nangyari sa mga ampatuan, ang tagal din yun, mga kababayan natin. So maraming salamat. This is Kababayan by Ralph Fitz. Paalam.